mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. COVID-19 positivity rate sa probinsya ng Aklan nasa 7% na lang. Alamin sa ulat ni Rio Trico. Nakapagtala ng 7% ang positivity rate ang probinsya ng Aklan nitong October 14. Ayon sa datos mula sa Aklan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, sa 77 samples na tinest, 6 ang nagpositibo sa COVID-19. Kapansin-pansin naman na sa bayan ng Tangalan lang nang galing ang 6 na nagpositibo sa sakit. Sa tala ng Provincial Health Office, ang naturang bayan ay may 18 aktibong kaso na lahat ay naka-facility quarantine as of October 14, kung saan ito ang pinakamataas sa buong probinsya sa kasalukuyan. Ang bayan ng Tangalan ay may kabuuang 488 na naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19, 463 ang gumaling at 7 ang namatay. Rio Trico, Kalibo Cable News. ₱3 billion budget ng Aklan para sa taong 2022, inaprubahan na. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Walang ni isang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang humadlang sa hiling ni Aklan Governor Florencio Miraflores na aprubahan ang Annual Investment Program or AIP para sa taong 2022. Sa isinagawang ika-anim na special session ng Aklan Sangguniang Panlalawigan, lahat ay sumang-ayon sa naturang budget. Nakapaloob sa naturang annual investment program ang mahigit ₱3 billion para sa programa at proyekto ng lalawigan para sa taong 2022. Era J. Briones, Kalibo Cable News. LGU Malay nagpalabas ng bagong ordinansa tungkol sa COVID-19 prevention and control. Alamin sa ulat ni Jurilee Vicente. Ang lokal na pamahalaan ng Malay ay magpapatupad ng bagong ordinansa. Ito ay ang Municipal Ordinance No. 453 o COVID-19 Prevention and Control Ordinance. Nakapaloob sa bagong ordinansa ang mga sumusunod. Pagsusuot ng face mask. Lahat ng tao na nasa labas ng kanilang mga tahanan ay kinakailangang nakasuot ng face mask. Ang tamang pagsuot ng face mask ay dapat natatabunan ang ilong, bibig at baba ng nakasuot. Pinapayagan din ang face mask na maaaring malabhan katulad ng tela bilang alternatibo. Pagsusuot ng face shields o eye protectors. Lahat ng tao na nakasakay ng pampublikong sasakyan ay dapat nakasuot ng face shield o anumang pangprotekta sa kanilang mata. Ang mga pamunuan ng mga pribadong establishmento o mga negosyo katulad ng tindahan, malls, simbahan, palengke, pribadong opisina, bangko at iba pa ay maaaring magdesisyon kung sila ay magpapatupad pa rin ng pagsusuot ng face shield o eye protector sa kanilang mga establishmento. Ang eye protector na tinutukoy sa ordinansa ito ay anumang personal na gamit na makakaprotekta sa mata ng nagsusuot katulad ng goggles, visor type na face shields o salamin sa mata. Ang pagsuot naman ng face shield sa mga nagmamaneho ay opsyonal na sa mga driver para na rin sa kanilang kaligtasan sa kalsada. Physical distancing. Ang lahat ay kinakailangang sumunod sa physical distancing na hindi bababa sa 1.5 meters ang layo sa isa't isa. Curfew hours. Sa ilalim ng Ordinance No. 453, kinakailangang sumunod ang lahat sa itinalagang curfew hours ng local chief executive o ng provincial governor. Ang paglabag sa curfew hours ay maaring parusahan sa ilalim ng ordinansang ito. Mass gatherings. Ipinagbabawal pa rin ang mass
gatherings depende sa mga patnubay na ibibigay ng local chief executive o ng provincial governor. Ang paglabag sa mass gatherings ay maaring parusahan sa ilalim ng ordinansang ito. Liquor ban. Sa ilalim ng bagong ordinansa, ang patakaran sa liquor ban na ipapatupad ng local chief executive o ng provincial governor ay dapat sundin. Ang paglabag sa liquor ban ay maaring parusahan sa ilalim ng ordinansang ito. Kaparusahan. Ang mga lalabag sa ordinansang ito ay maaring parusahan. Unang paglabag, 2,500 pesos na multa o 1 to 2 months na pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Pangalawang paglabag, 2,500 pesos na multa o 2 to 4 months na pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Ikatlong paglabag, 2,500 pesos na multa o 3 to 6 months na pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. First Aklan Provincial Mobile Force naghatid ng tulong sa isang paaralan. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Naghatid ng tulong ang mga miyembro ng First Aklan Provincial Mobile Force Company sa isinagawang Brigada Eskwela upang ayusin at linisin ang paaralan ng Ortega Integrated School kasama ng mga barangay officials at mga magulang ng mga estudyante. Sa temang bayanihan para sa paaralan ay ipinakita nila ang pagtutulungan upang mapagaan ang gawain at madaling matapos kapag ang lahat ay nagkakaisa. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Malay Municipal Police Station nagsagawa ng barangay visitation. Alamin sa ulat ni Jorilee Vicente. Ang Police Community Relations Team at Police Barangay sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Don Dixie Di Diyos ay nag-organisa ng Households Cluster and House Cluster Leaders. Ang mga police officer ay nagsagawa ng barangay visitation at dialogue sa mga household cluster leaders sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ni Honorable Raymond Maming, sangguniang barangay members ng Barangay Katiklan Malay, Aklan. Layunin nito na mapanatiling drug cleared status ang barangay pagkatapos ng drug clearing operations kasama ang house cluster leaders at makatulong sa Philippine National Police na tiyaking masubaybayan at ipagbigay alam ang kahit anong illegal na aktibidad sa nasabing lugar. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Banga PNP pinapalalahanan ang publiko na sundin pa rin ang minimum health standard. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Muling nagpaalala ang Banga Municipal Police Station sa mga residente na huwag makapante at sumunod pa rin sa ipinatupad na health and safety protocols. Para matapunar o pagwakta ng COVID-19 sa atong kabarangayan, rekooperasyon ni Tanan High Kinanglan. Strikto na pagsunod sa social distancing, pagsuksok at face mask at face shield. Bahagi ng kampanya nito ay pumunta ang mga kapulisan sa iba't ibang barangay sa bayan ng Banga upang magbigay ng paalala sa publiko. Bayan, ang mga sundanan ay may kakaigo magpinalidad kung ginalapas ang bugid na salamat. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Pagpasok sa isla ng Boracay, wala ng age restriction. Alamin sa ulat ni Rio Trico. Wala ng age restriction sa mga turistang nagbabalak magbakasyon sa isla ng Boracay mula sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine kasama na ang NCR Alert Level 3. Ito ay ayon sa ipinalabas na abiso ng Department of Tourism Region 6 nitong October 14. Ito ay base sa ipinalabas na Resolution 142 ng National Interagency Task Force noong 7 ng Oktubre. Dapat umanong fully vaccinated ang mga nagta-travel na 65 years old pataas na may immunodeficiencies, comorbidities at iba pang health risk at ganun din ang mga buntis.
kinakailangan pa rin magpakita ng negative RT-PCR test ang mga turistang pumapasok sa isla, kasama na ang booking confirmation mula sa DOT Accredited Accommodation Establishment. Inaasahan namang sa pagluwag ng mga restriction sa mga turista, mas dadami pa ang tourist arrival sa isla ng Boracay. Mula October 1 to 10, nakapagtala ito ng 6,925, kung saan mahigit 70% nito ay mula sa NCR. Rio Trico, Kalibo Cable News. Lalawigan ng Iloilo, patuloy ang pagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19. Balitang hatid ni Jorile Vicente. Patuloy ang Iloilo City Government sa pagbibigay ng COVID-19 vaccines sa mga humihiling na mabakunahan sa lalawigan ng Iloilo. Ito ay bilang pagtugon sa kahilingan ng mga LGUs na mabigyan ng bakuna ang mga bayan na sakop ng lungsod. Nabatid na umabot na sa 13 bayan sa Iloilo ang nabigyan ng bakuna na binili ng Iloilo City Government. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Maingat lang sa tanan, namunin itong latest weather update sa karon ni Adlaw, Biyernes, October 15, 2021. Sa karon wala man kita may ginamonitor ng low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sang aton Philippine Area of Responsibility, samtang ang Intertropical Convergence Zone naman o kunang ITCZ among nag-aapekto sa Luzon kag sa Visayas. Bangod sining sistema, kita diri sa Western Visayas throughout the day, maka-experience sa mga magalumon nga kalangitan, kag makadala sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilat yung panaguob, tungod sining ITCZ. Hinatubtub kasarangan niya hangin, halin sa napagat na nakatundan, tubtob sa nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan ang ato ng mga kadagatan. Ato naman ang forecast range of temperatures, yara sa 24 tubtob 31 degrees centigrado, ato na adlaw matunod karon alas 5.32 sa hapon, mabutlak buwas alas 5.39 sa kagahon. Kagamuni ang ato latest weather update sa karon ng adlaw. Para sa mga dugang impormasyon, bisitahan lang ato ng official websites, pati na ato ng mga official social media accounts sa Twitter, Facebook, kag YouTube, pati na sa www.bagong.pagasa.bost.gov.ph. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas UST. Ako si Ferns Rubin, mayang adlaw, pagmadamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!